What's up mga kausabi? So for today's content, ay i-discuss ko kung ano ba yung pinagkaiba kapag ikaw ay mag-a-apply or magtatrabaho direct sa company or under agency. Let's go! So, una, number one, kapag ikaw ay mag-a-apply. So, kapag ikaw ay mag-a-apply sa company, direct sa company, karamihan or most ng mga companies dito sa Laguna ay mahirap. Mahirap ang mag-apply ng direct. Kasi karamihan sa mga companies dito ay talagang kailangan mong dumaan sa agency. So, kapag mag-a-apply naman sa agency, depende sa agency. So may mga agency na madali lang. May mga agency na madali lang na kapag okay lahat na ipasa mo yung requirements, okay yung medical mo, pasok ka, okay ka. Pero may mga agencies na kapag hindi ka pumasa sa mga exams nila, kahit okay yung medical mo, nakapagpasa ka, so hindi ka nila matatanggap. So, yun yung pinagkaiba. Pag sa company, kapag mag-apply ka sa company, direct sa company, mahirap. Pag sa agency, ayun, madali. Madali sa ibang agency, yung sa iba naman, medyo mahirap. So, ganun po. And, sunod naman. Yun sa benefits, halimbawa, benefits. Benefits kapag ikaw ay direct sa company na nagtatrabaho na. So, yung benefits ay talagang okay pag sa company. Bayad yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig, at yung HMO mo, o yung health maintenance, basta yun, health maintenance, yung HMO, yan. So, bayad talaga. Pero kapag sa agency, yung benefits mo, kinaltasan ka sa payslip, pagkakuha mo ng payslip mo, makikita mo doon na kinaltasan ka sa SSS, sa PhilHealth, pero hindi pala nila binayad. Hindi pala nila binayad. You serious? Yeah. So may mga ganong instances na yung ibang agency ay kinaltasan kanila pero hindi naman talaga nila binayad. Pati yung sa HMO na tinatawag o yung health maintenance. Kasi yung sa HMO, buwan-buwan or bawat cut-off, bawat payroll, may kaltas. Yeah. Some of the agencies, hindi nila binabayad, pero kinakaltasan kanila. Yeah. Pero pag sa company, most of the companies dito sa Laguna, talagang binabayad nila. As in, binabayad talaga nila yung SS na kinakaltas sa'yo, PhilHealth, Pag-ibig, at yung HMO. Next, sa sahod. Yan, kapag direct ka sa company, yung sahod talaga, bihira, sobrang bihira. Yung malate yung sahod or madelay. Talagang pag sinabi nilang ang sahod ay 11, tuwing 11 at 26 ng buwan. So makukuha mo talaga siya ng 11 at ng 26 ng buwan na yun. Pero kapag agency, lalo pat kung baguhan ka, yan, kung ikaw ay under agency, tapos nagtatrabaho ka, tapos sahuran, yan, tapos bago ka pa lamang, sobrang delay. Delay na delay. Minsan inaabot ng isang linggo, minsan inaabot ng dalawang linggo, yun, hanggang sa mag-resign ka na lang. So, yung iba lang yun ha, yung iba, hindi ko nila lahat. Pero may mga ganong instances, lalo pag bago ka, yan, talagang nalilate, sobrang delayed nung sahod mo. So, mas okay pa rin sa company. Yun nga lang, sabi ko nga, sobrang hirap mag-direct sa company. So, kaya kapag may nabalitaan kayo na nag-hire si ganitong company, so, itrain nyo. Mag-try kayo mag-direct apply. So, sunod ay yung HMO. So, yung health maintenance tutor. Limit ko na eh. Health maintenance lang. Lagay ko na lang din. So, sa HMO naman, yun nga, sabi ko sa inyo, pag sa company, legit talaga na merong HMO na magagamit nyo talaga. Pero kapag sa agency, yung HMO nila, may mga
tao, may mga tao, may mga empleyado sila na resign, resign na lang yung tao, hindi pa nila nagagamit yung HMO. Pero sa company talaga nagagamit. Pero yun sa mga agency, sobrang tagal mo na, 2 years ka na, yan, halos yung iba, magtatatlong taon na, hindi pa rin nila nagagamit yung HMO. So, yun. Yun yung pagkakaiba nila in terms of HMO. Sunod ay attendance. So, sa attendance, talagang pag-direct ka sa company, talagang napakahipit. Napakahipit talaga. So, halos minsan, kapag Pasko, bagong taon, mga holidays, so, dapat may pasok. Pag sinabi nila may pasok, dapat pumasok ka. Dahil kung hindi, minsan kung hindi, gagalit yung supervisor. Yan, bibigyan ka memo, pwedeng dahilan yun ng pag-terminate sa'yo. Yun, mahipit sila pagdating sa attendance. Kasi nga, direct ka eh. Di ba kung direct ka, di ba swerte ka na nun, yun nga lang, mahipit talaga sila sa attendance. So, kapag agency naman, pagdating sa attendance, medyo maluwag yung iba. Pero yung iba talaga agency, mahigpit din. Lalo pat kung ang client ng agency mo ay mga bigatin, katulad ng halimbawa, ang kliyente ng agency mo ay mga Samsung, yung Samsung company dito sa Laguna, Monde, Toshiba, Hitachi, yung mga sikat, yung mga kilala. So, mahigpit din sila pagdating sa attendance. Kasi nga, kapag nag-absent ka, sila yung babatuhin o sila yung pagsasabihan nung may-ari, nung company na pinagtatrabahunan mo. So, sunod ay sa resign. Sa pag-resign naman ay pag sa company, medyo mahirap din. Yan, medyo mahirap din pag sa company kapag magre-resign ka. And syempre, sa agency din, mahirap din. Paano ko mahirap? Kasi resign yun eh. Syempre, pag nag-resign ka, mawawalan sila ng tao. Mawawalan sila ng manpower. Mababawasan sila ng manpower. So, pag-resign, talagang medyo mahirap. Both sa agency at sa company. At sunod ay sa mga events. Yun sa mga events. Halimbawa, may events yung company nyo. Halimbawa, Summerfest, anniversary. So, swerte mo kung direct ka kasi, halimbawa, may pag-giveaway silang ganito, may pag-giveaway silang ganyan, may bonus silang ganito, talagang matatanggap mo yon as employee ng company na yon. Pero agency ka, kapag anniversary ng company na pinagtatrabahunan mo, minsan, yung mga nagtatrabaho sa kanila na under agency, walang natatanggap. Pero yung mga direct sa kanila, may natanggap. Pero ikaw na under agency, wala kang natanggap. So, mas priority nila yung direct employee na nagtatrabaho sa kanila. So, yun, yung mga iba, Summerfest, yan. Summerfest, anniversary, yan, and so on. Kung ano-ano pa yung mga event na meron yung company na pinagtatrabahunan mo. And sunod ay bonus. So, sa bonus, di ba, Christmas, yan. Di ba, pag Christmas, yan, nakakatanggap tayo din ng mga 13 month, yan, bonus, mga bonuses. Sunod yung bonus. So, di ba may mga bonus tayong, may mga bonus tayong 13 month, 14 month, tapos yung ibang bonus kung ano-ano pa man yun. So, pag sa company, yung bonus, yun, karamihan sa company, talagang may 13 month, talagang may 13 month, may mga pag-iaway pang groceries, pag Christmas, at may, yung iba, may 14 month. Pero kapag agency, sobrang bihira na merong bonus, na merong pag-grocery, kapag holidays, pati 14th month, sobrang bihira. Siguro sa 100 na agencies, siguro yung nagbibigay lang ng 13th month. Ay, yung nagbibigay lang ng 14th month, siguro dalawa sa 100 na agencies. So, ganun yung ratio nila. Kung mag-a-apply ka,
tanungin mo na kung may kakilala ka nagtatrabaho doon, tanungin mo na kamusta ba yung pasahod dyan, delayed ba yung sahod dyan, ganito ba, nagbabayad ba yung benefits. So tanungin mo na kung may kakilala ka nagtatrabaho doon sa company na yun, direct sa company na yun, or nagtatrabaho under agency na yun. Kung sa agency ka na yun, dun, kung sa agency ka, mag-a-apply. So yun lang yung pagkakaiba kapag ikaw ay mag-a-apply or magtatrabaho direct sa company or under agency. So sana ay may nakuha kayo kahit konti. Yun. See you on my next vlog and don't forget to like, share, and subscribe. Goodbye guys!